Hello guys! Kamusta? Today, in-invite ko ang isa sa aking mga pamangkin. Papakita ko sa inyo kung paano gumupit ng isang Malagel Gonzales. Wow! In just less than 15 minutes. Unahin natin yung magkabilang gilid ng kanyang ulo, yung left and right. Gagamit tayo ng attachment na number 2 para sa kanyang gilid sa side. Ganun din sa likod. Guys, nga pala, importante nga pala sa paggugupit ng panlalaki, mas magandang style ang laging pataas na straight, square, hindi yung parang pabilog, para mas malakas makabata ang datingan. Mabata po ba ako, tita? Siyempre. So, tapos na tayo sa magkabilang side at likod. Ngayon, ang gagawin naman natin, dito sa skin niya, gagamit tayo ng attachment na number 1 para matanggal itong medyo mahaba, para maging smooth at maging even ang gupit niya. Number 1. Ito habang nagugupitan tayo, tulay to grip. Lola, happy birthday. Happy birthday nga po pala sa aming kamahal-mahalan na Mother Jill. Wow! Nag-celebrate siya ngayon ang 80th birthday. Happy birthday. We love you so much. Shout out, Mommy Edith. Happy birthday. Happy birthday, Lola. Ngayon, tapos na natin yung magkabilang side niya. Gagamit naman tayo ng attachment na number 8 para yung maigsi dito at saka yung taas dito maging ano siya, maging pantay, hindi siya yung parang bigla na lang manipis dito tapos makapal, para maging maganda yung gupit niya. Okay. Ayan, makikita niyo yung diferensya nung kanina nung hindi ko pa ginugupit tapos ginamitan ko ng number 8. Ayan. Yan ang mga trick na sa paggupit ng hairstyle ng lalaki gamit ang attachment at clipper. So ngayon guys, natapos na natin ang magkabilang gilid dito. Gagamit naman tayo ng gunting ngayon para dito sa taas. Hindi natin kailangan gupitin ng maigsi dahil ang kailangan lang na ating client ay style. So guys, lagi nating tatandaan, lagi dapat ang gupit ng lalaki is paganyan para maganda. Iiwasan natin yung pag-anong style dahil mas maganda din sa lalaki yung pantay na ganyan. So, dito na tayo sa harapan niya guys. Kailangan lagi ito babawasan natin dahil nandito yung kapal ng buhok. Hindi natin kailangan gumamit ng gunting, thinning scissor. Kaya ako ginagamitan ng thinning scissor para pag ang customer pag gusto niya lagyan ng gel or kahit ano o wax, hindi siya masyadong makapal. Susunod lahat kung anong style niya. As you can see guys, natapos na natin yung gilid, likod, kabilang gilid at likod. So, natining ko na rin yung taas. So, hindi natin kailangan i-sian yan. So, this time naman, kailangan nating ayusin yung mga gilid. Mas maganda na hindi natin linyahan yung kanyang patilya para mas bagets yung dating ng gupit niya. Tapos sa likod, ayan, pantay lang. I-square lang natin na ganyan. Pero yung magkabilang dulo, kailangan hindi sharp. So, ikokorte natin parang ganyan.
So guys, that's it. Ayan, nakita nyo naman, no? Napaka neat at napaka bumata ba ako? Tingnan. Wow! Ni Alvin. Ilang taon? Ayan. Hindi ka naman kinakailangan laging parang cut-cut yung gilid. Kailangan ano lang, kailangan konting bawas mo. At syempre, gagamit din tayo ng wax. Okay, this time, lalagyan naman natin ng styling wax ang buhok niya. Babasain muna natin ng konti para kapit na kapit. At syempre, gagamit tayo ng ano, ng bench wax. Yan. Tangkalikin ang sarili natin. Rekha naman. Bench! Sponsor! Bench. Napakabango. Gamit din ng aking anak to sa school araw-araw. Ginagamit ko rin sa mga client kong mga lalaki. Kailangan hindi na kailangan suklayin yan. Parang si hashtag Alonte. Wow! So ayan, makikita natin napaka-neat, napaka-gwapo, at napaka-linis. Nice and even. Nice and smooth. Jericho ang dating. Ito ba? So thank you, Tita Trish. Sa akin, napakaganda ang gupit. Actually, hindi lang siya 15 minutes. Mga less than 15 minutes siya. Enjoy ka ba? Happy ka ba? Happy, happy. Thank you so much for watching. 'Yan, kamusta kayo lahat? Papakita ko sa inyo ngayon yung mga tricks kung paano gumupit ng napakabilis para sa mga lalaki at the same time kailangan kong kulayan yung regrowth niya at yung buhok niya kasi medyo naninilaw-nilaw na, so kailangan kong tanggalin yung mga yellow tones na yan, yung mga brassy color. Gusto niya kasi yung parang blonde lang na para siyang ash, parang walang ganun. Ayaw niya ng orange, red, yellow na tone sa buhok niya. So, yun yung tatanggalin natin sa buhok niya this time. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-mix ng mga kulay para mawala yung mga yellow tone sa buhok ninyo. Okay. Hello! Ito ngayon ang aking model for today. Wow! Ang isa sa mga guwapo, BTS ang datingan kong pamangkin. Walang iba kundi si Gaby! So, ginawa ko guys yung buhok niya, I think 2 months ago, bago mag-Christmas yata or New Year, mga ganun, no? So, dati ang buhok niya is super black. So, sabi niya this time gusto niyang mag-change ng hairstyle. So, in-advise ko sa kanya na itry natin ng medyo light. At bagay naman sa kanya. Kaya lang this time, syempre ang regrowth, hindi may iwasan. So, yan ang ating kukulayan this time at papakita ko sa inyo kung paano mag-mix at kung paano mag-apply ng regrowth ngayon. At after nun, papakita ko sa inyo kung paano gupitan ng maganda para bumalik ang kanyang dating kagwapuhan. Yeah. Ah, diba? Okay, see you in a bit, guys! Ayan, nalagyan na natin siya ng cape at gugupitan na natin si Gaben. Papakita ko lang sa inyo ngayon guys yung aking konting nalalaman ng aking way kung paano mag-upik. I-section lang natin dito sa ano. Ganyan lang natin para hindi lang madamay sa pagka-cut dito sa kapilang gilid. Kasi gusto nyo i-clipper at supply. At gagamit ako ng attachment number 2. Ito. Number 2. Lagi nating tatandaan guys, pagka gusto natin ng medyo magandang haircut sa mga boys, kailangan sa aking paningin ba, mas gusto kong nakikita sa lalaki yung straight lang yung tapas sa pagkabilang gilid. Hindi yung parang nakapa-shape ng papilo, ganyan. Mas maganda kung straight. Mas medyo classy yung dating, mas mabatang tingnan at medyo parang basta ewan ko, basta mas prefer ko lang yung straight na gano'n. Kasi pagka medyo kurbada, medyo parang old fashion ko yun. Napakabilis lang at napaka-simple yung style.
at napaka-easy i-manage ng hairstyle nito para sa mga lalaki. Actually guys, maraming may favorite na ganitong hairstyle. Yung medyo spiky lang sa taas, tapos neat sa magkabilang limit. So ayan na yung first step natin. Nakat na natin siya ng number 2. And then, attachment number 1 para ma-blend yung buhok dun sa skin. Hanggang dito sa ginupit ko sa number 2. Ito lang natin yung hindi na natin kailangan itaas. Hanggang ano lang, hanggang dito sa pagitan lang. Para lang maging well-blended ang buhok niya. At hindi yung parang, minsan mas okay yung hindi masyadong cut-cut. Yung parang mag-style lang. Hindi masyadong maisi. Hindi pa tayo tapos, pero yan, instant may style na siya. Malinis at makinis yung doon sa may skin na ito. So, itong paper na to, medyo i-adjust lang natin sa gilid para hindi siya masyadong kalbo. Ayan, ganyan lang. Ito na tayo sa bandang taas. Ah, bago ang lahat, pero mamaya na natin gagawin. Lalagyan natin siya ng lining dito. Tsaka sa batok. So, trim lang po tayo. Dahil ayaw ng ating client na maigsi. Gusto lang niya ang may style. So, hindi natin kailangan bawasan masyado. Asan yung parting mo, diba? Or other side? Asan yung hati mo? Dito. Okay. Parang cut lang ng layer. Kasi, tatanggalin lang natin yung mga makakapal. Yung thickness, medyo babawasan natin. Dahil ayaw natin parang yung heavy yung dati niya ng buhok. Kailangan lang siya. Soft yung dati yung pagdinin mo. Hindi yung parang pinakapinuka ka. Diba? Ayun lang po. Ito lang po yung mga hindi nga po pala nakakaalam. Naging hairdresser po ako since 2007. So, from that time, may mga clients tayong regular hanggang ngayon. Loyal pa rin naman sila at parang close friends ko na. So, napaka-happy ng ganitong trabaho. Dahil, marami kang kaibigan, ganyan. Napapasayang yung mga tao. Pag nakikita mo na happy sila sa buhok nila at nag-detect sila, parang happy din ako, gano'n. At saka parang sila yung nagiging walking business card ko. Kasi pag may nakakita sa kanila, word of mouth, sinong gumawa sa'yo, ganito, tapos papagawa din sa akin, parang gano'n. So, kaya gusto ko lahat ng client ko happy after. So far, lahat naman, kahit pa paano, happy naman sila. Mga babae naman, mga kaibigan. So, at gagamit tayo ng thinning scissor. Kailangan pag nagtitinning scissor, magamit ito, kailangan hindi lang yung basta cut-cut lang ng ganyan. Kailangan medyo i-gaganyan nyo para yung cut nyo yung history. Habol-habol pa rin yung style. Tapos minsan may ginagawa ako para hindi masyadong pag medyo makapal yung buhok, tinitrim ko sa ilalim, hindi ka agad sa ibabaw. Yan. Sa ilalim yung aking pinakap. Pasensya na po sa ingay kasi tabi kami ng kalsada. Nandito lang kami sa gilid ng bintana. O, diba? Ayan. Hindi ko muna siya masyadong iyaan. Kasi kukulayan pa natin.
And I know. Ito po yung pang lining niya. Pang gusto skin sa mga gilid at mga likod. Sobrang happy po ako dito sa brand na to. Ginamit ko to since 2007. First time kong makatap. Nung right after ko makagraduate ng hairdressing, ito yung mga gamit kong binili. Ayan. Hanggang ngayon, buhay siya. Napakatibay. Ang tatak niya is one. Ayan. Kung bibili kayo, this brand, the best. Even pagka yung gamit lang ng mga asawa nyo sa pang-ahe, kung bibili kayo ng pantrin, ito bilhin nyo, ang ganda. Bukod sa matibay na matalim. At hindi nyo kailangan ipahasa. Kasi minsan, pag pinapahasa, lalong pumipurol. So, nakat na natin siya ngayon. After ng gupit, gagawin natin is kukulayan. This time, guys, papakita ko sa inyo yung gagamitin kong gamot for him, yung lalagay natin sa kanyang regrowth. Ito yung ginagamit ko, this is bleach. Pero ang ginagamit kong bleach, hindi siya yung pangkaraniwang bleach. Ang ginagamit ko is yung pang-balayage para hindi madry yung buhok niya. So, ito. And then, 3% lang. 20% lang, hindi ko napapakita yung brand. Ito yung peroxide, 20%. 20% at saka yung bleach. Ang sukat niya is 1:1. So, ibig sabihin ko ano yung dami ng peroxide, siya rin dami ng bleaching powder. Pag na-reach na natin yung desired color natin para sa kanya, ang itutone ko sa kanya is ito po. Ayan, this is platinum blonde. Platinum blonde. Gamit tayo ng mas mababang peroxide para ma-deposit natin yung color dun sa na-bleach nating buhok. So, ito yun. 10% lang. 10% lang po. Ang ating ang dami, ang ratio natin is again, 1:1. Ibig sabihin ko, ano yung dami ng pangkulay, siya rin dami ng peroxide natin gagamitin. Kasi samahin natin yun. Ayan. Okay, guys. Hi! Ito na po yung tinimpla natin na bleaching powder at peroxide. Ang consistency niya is ganyan. Hindi siya runny, hindi rin siya thick. Para siyang pancake. And then, mix well para mas effective yung kulay pag in-apply natin. Ayan, nahalo-halo lang yun yan. Blue lang po talaga ang kulay niyan, pero pag nilagay natin, hindi. Okay, let's start. By the way, nakalimutan ko guys, pag nga pala magre-regrowth tayo, huwag natin masyadong ilalagay sa anit kasi sensitive ang scalp ng ating mga client. So, para maiwasan natin yung sugat at makdip, maglilid tayo ng mga ating skin niya. Kasi medyo 1 inch mahigit na yung kanyang regrowth. So, okay lang tayo maglib ng mga at least mga ganyan. And then, right after nating makulayan, pagka okay na siya, saka lang natin ilalagay. Okay guys, natapos na natin ang first step sa pagkukulay, sa paglalagay ng bleach sa regrowth niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi ko po sinama yung dulo kasi may kulay na yan. Hindi na natin kailangan kulayan lang. Ang kailangan lang natin is yung regrowth. Tapos itong dulo, tsaka natin ito tone down mamaya after natin makulayan. So, kailangan lang natin itong bantayan. Once na makuha na natin, ma-achieve na natin yung gusto nating kulay, babanlawan natin at saka magkukulay pa tayo ulit. Ngayon, pag hindi pa natin nare-reach yung gusto nating kulay, kailangan gumamit pa tayo ng another na bleaching powder. Pero ang gagamitin nating peroxide, pagka ganon, yung mababang peroxide na lang. Huwag na kayong gagamit nung masyadong mataas.
kasi delikado sa scalp ng client natin. Kung meron kayong mga clients, so kailangan yung alagaan yung scalp nila. So, minsan, pag mas mataas ang peroxide, mas harsh sa scalp. So, kailangan i-watch lang natin lagi. At laging natin tatandaan, syempre, kung may allergy yung ating client, kailangan tanongin natin, no? I-test muna natin bago natin gawin. Kasi itong bleach na to, medyo ano to, matapang. Syempre, gagamit tayo lagi ng bleach, ng gloves. Hindi lang ako nag-gloves kasi una-una, yung buhok niya is konti lang naman. Yung tuktok lang yung ginagawa natin. At saka, medyo sanay na akong mawak, medyo hindi kaya ko na siyang i-manage. Hindi nalalagyan ng kamay ko. At sa tingin ko, mas maganda na kung mag-DIY kayo, kailangan magtanong muna kayo sa mga kakilala niyo, mga hairdresser, ganyan, kung paano maglagay ng ganito. Kasi minsan ang bleach, pag sobrang tagal, yung buhok niyo matutunaw. Very delikado. At saka nandyan yung baka magsugat yung scalp niyo o makalbo kayo. So, kailangan mag-ask muna kayo sa mga professional na hairdresser para safe. And after 20 minutes, i-check na natin yung regrowth niya kung okay na ba yung kulay sa ayon sa gusto natin. So, this time, gumamit ako ng gloves. Ayan. Kasi parang i-massage ko yung kulay. So, kailangan ko to para hindi ako mangate. Check lang natin. Gamitin natin pang check yung dulo ng ito, yung dulo ng pang ano. Kaya kahit anong supply. Basta huwag yung kamay nyo. After nito, idadamay ko yung dulo. Pero saglit lang, siguro mga 5 minutes para lang ma-refresh yung kulay at medyo mag-lighten ng kaunti pa. Para pag inilagay natin yung kulay, talagang achieve na achieve natin. So, after nito, babanlawan natin. Tapos, konting-konting shampoo lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng conditioner dahil tatanggalin lang natin yung bleach sa buhok niya. A few moments later. So, after 20 minutes, guys, ito na yung pinulayan natin. So, happy ako dyan para toner. At i-dry na natin. Okay, guys. This time, ano naman tayo? Ito na yung pinaka-last nating procedure. Pagkatapos nating i-bleach yung buhok, ang tawag dito ay toner or passion color. Ito yung mga pangkulay na ilalagay sa buhok once na binleach mo para ma-achieve mo yung kulay na gusto mo. Ito yung ilalagay mo pangkulay. Ang tawag mo is toner. Minix na natin. Once again, yung ginamit nating peroxide dito is yung lower peroxide. Combination ng passion color. So, again, ayun ulit. Hindi niya kailangan na madami dahil na konti lang naman yung buhok niya. And then, i-apply na natin sa buhok niya and then mag-iintay tayo ng 15 minutes ulit. Tapos, makikita na natin kung ano magiging result. Nailagay ko na yung toner niya. So, lalagyan natin ito. Ang use nito is para mas mapabilis yung kanyang processing. Instead na half an hour, magiging 15 minutes na lang. Hello guys! Ito na po tayo sa final na result ni Gaben. Ito po yung desired niyang kulay. At yan, na-achieve natin. Achieve na achieve. Ka-gray niya. Pwede niyang i-design yan sa kung saan niya gusto. Pinapakita ko lang yun. Gumamit ako na to, syempre. Konting-konti lang. Ayan. Tingnan po natin. Pakita mo lang ng muna. Ayan. Ayan po yung side, oh. Sobrang nipis. Ayan. Kabilang side, ganun din. Ayan po yung harap niya. At malambot siya, hindi siya dry. Kasi yung ginamit natin yung bleach is yung pang balayage. Hindi tayo gumamit ng pangkaraniwang bleach. So, ayun na po ang final result natin for today. Happy ka ba? Yes! Yeah!
Once again, don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button. Thank you for watching. Thank you so much, and God bless po sa lahat. Bye. Bye.